Blossom. Pwede niyo rin akong tawagin Mami. Kasi medyo, hindi natin yung dad na rin naman ako. Para malaman niyo, meron ba interesado malaman niyo? Okay. Kung anong aking pinagkakabalahan niyo yun. Ito, tararam! Ayan, colorful yung aking bed. Gumagawa ako ng mga pillow. Earring pillow. Actually, ayan, ayan. Yung friend ko sa Mindanao na nag-work sa Middle East, tumawag sa akin. Hindi nagtumawag, nag-message pala sa Facebook. Sabi niya, sis, gumagawa ka pa ba ng pillow? Sabi ko, minsan, eh, pwede gawa mo ko ng ano, yung sa ring pillow, yung nasa kasal. Ah, sige, sabi ko, gusto ko yan para may pagkabala na ako. Lalo na ngayong pandemic, yun, oh, eh, hindi ako masyadong naglalabas sa bahay lang ako. Gumagawa, umasikaso sa bahay, at tapos naghihintay sa tawag ng aking mahal sa buhay sa England. Ang totoo, medyo tumaba talaga ako. Tapos, ilay sa inyo, Happy Valentine, especially to my loved one in England, kasi na-lockdown siya. Isang taon, hindi na siya makabalik dito, gawa na nga ng pandemic, at saka siya, kailangan din natin mag-ingat. So, eto, para may magawa lang activities, naisipan ko, why not mag-vlog na lang? Hindi naman ako gagaling yan. Ayun, so siya doon, araw-araw nagtumatawag sa akin. Actually, ano, 3 years na kami. So, 3 years na rin ako sa Pilipinas kasi dahil dati, OFW din ako, nagkatulad nyo. Nag-work ako ng Hong Kong ng 10 years, nag-work ako sa Taiwan, sa Middle East, whatever. So, ngayon, medyo nagkakaitan na tayo, matanda na. Siguro time na rin na umuwi ng Pilipinas for good kasama yung anak ko. At siguro naman, hindi ko na rin magkaroon ng sariling pamilya. Maasikaso, waiting na lang sa kanya. Happy Valentine, my dear, my heart. Alam mo na kung sino ka. I love you. Ayun. Tapos ngayon, may plano na kami. Sana, pagdating niya, for good na rin. Mag-settle down na lahat. Ready for commitment. Hello, 50 years old na ako, siya mas mayroon sa akin. Ngayon pa lang namin naisipan, siguro, time na rin para lumigaya ako. Kasi syempre, work hard din tayo. Alam mo na, alam naman ninyo, pag OFW, trabaho. Ayan, so sana, pala rin maayos. Kasi actually, ang nangyari sa akin, ang kalabay pa ako, nangyari ng Pilipinas. Kasi nga, dati ko siyang best friend sa Facebook. Marami naman ako mga friends sa Facebook. Ang kaso, nangyari, nung umuwi ako, munta rin nag-tour siya ng Pilipinas para i-meet niya yung mga girlfriends na met up. So, ang nangyari, sumunta lang siya ng Bicol. Ako naman, siyempre, bilang kaibigan, in-entertain ko, dinala ko siya sa Karamuan, sa Laga, sa Legazpi, nag-enjoy naman siya. Pagkatapos noon, aba, hindi ko akalain, ma-fall siya sa akin, ma-fall in love, at ito ganito, tanda ko na, taba ko pa. Ayun, so, this, pag, ano, umuwi ng England, pagdating doon, ayan na, simula na. Tapos bumalik siya ng Pilipinas, pang third, at actually, 3 times na siyang bumalik ng Pilipinas, nag-stay dito ng 3 months, ganon. So, balak sana namin na maging maayos yung pagdating niya. Itong sana, kaya na nga nagka-pandemic, in a way. Sana maayos na rin. Kaya, syempre, kailangan din natin nakasama sa buhay. So, see you guys. Thank you for watching.